Hey guys, it's us and welcome back to my channel. So for today's video, gagawin na naman yung Q&A. Actually, sobrang konti lang nung mga napili namin questions kasi tingin naman namin mahaba yung sagot namin. So ayaw naman namin maging sobrang haba nito and nilimitahan lang din namin yung questions. Nasasagot din namin kasi gagawa kami ng separate video wherein pag-uusapan namin kung paano ba talaga kami nag-meet, paano kami nagsimula, and all. Ano mo naging grad? Pag nag-100K na tayo! Yeah. So, kasi yung malaman ko yung mga sagot namin sa tanong nyo, then please keep on watching! For the first question, kapag may problem kayo, ano yung ginagawa nyo to fix it? From love. Hi, love! We meet you! Ang aming napakalupit na admin. Okay. So, ano yun? Ikaw muna. Ladies first. Bato topic. Kasi kanina pinag-usapan namin kung gaano ka-sweet yung mga vloggers na may ganun. Sabi ko, pre, napaka-awkward kayo nung kapag sinushoot niya ng walang sound effects. Anyways, kapag may problem kayo, anong ginagawa niya to fix it? Ano? First, kasi yung ginagawa nyo, hindi. Before, ginagawa kasi namin, nag-uusap talaga kami kagad. Like, wala. Pinilit namin na sumang-ayon dun sa sinasabi nilang walang matutulog hanggat di kayo okay. Pero, nung tumagal-tagal, na-realize namin na hindi pala talaga siya effective. Huh? Ayun, kailangan yung respetuhin at bigyan ng space yung isa't isa, yung time yung isa't isa para, alam mo yun, mag-cool down, ma-realize ng isa't isa yung mga nangyari dun sa bakit kayo nag-away or ba't kayo nagkaroon ng di pagkakasunduan. Pag okay na kayo, sa sarili nyo mismo or kayo mismo, kapag ready na kayo na makapag-usap or makinig, ganyan, tsaka lang kayo mag-approach, ayun. Pero if ever man na nag-approach kayo tapos hindi pa yung partner nyo, hindi pa pala siya ready, respetuhin nyo na lang kasi wala rin, hindi rin talaga. So paano sasagot nito? Kasi. Yung sa akin naman, yun ba yung sa'yo? Sa akin naman, yun, two. Charot. Kung ano naman sinabi mo, two. Kung ano yun, kasi be mature enough to give space. Kasi hindi nyo parati pwedeng bigyan ng solusyon ang isang problema. Parate. Hindi pwedeng parating agad-agad. Siyempre, it comes with the process. Yung process na of giving respect na makapag-isip siya mag-isa. Kasi pag nag-usap kayo ng pares kayong sabog, ano lang kayo niyan eh, magka-clash lang kayo, mag-aaway kayo, hindi kayo magtutugma, tapos magbibring up ng past, ganyan eh, no? Kasi nga, dati, ganito, ganyan. So, alam ko naman na mahirap matulog ng mag-aaway kayo. Mahirap matulog na mabigat yung loob. Pero kasi, parang yun yung pinaka-the-best na pwede niyong gawin. Take time, i-aliwin yung sarili niyo, isipin niyo kung saan kayo nagkamali, yun. Ako, hindi ako never ako nagkamali sa'yo. Be mature enough to give space kasi hindi tayo nagre-revolve sa isa't isa parate. Laging meron din siyang problema sigurado sa school, meron din siyang problema sa sarili niyang buhay and huwag niyong pilitin kung ayaw. Tips for long-lasting relationship and message para sa mga katulad naming hindi pa nahanap si the one. May tatanong muna ako bago yan. Masasabi mo na ba ako yung the one mo? Oo naman. May paano mo nasabi? Hindi. Siguro ano? Siguro, eto, may maganda akong sagot dyan eh. Kasi, ano? Yung the one naman parang, for me ah, yung perspective ko about sa the one. Parang, siya na yung most trusted person mo sa current stage of your life.
pag kasi hindi mo naman magugulat ka na lang eh, nararamdaman mo na na kaya mong ibigay yung lahat para sa kanya. Wow. Kaya mong then seriously. Ang nga. Seryoso naman ako sa'yo. Will you marry me? Lang. Parang ano, yung the one kasi for me, kapag sobrang comfortable ka na, yung parang ano, you can be whatever you want, whoever you are, di ba? Gets mo ba? Yun na yun eh. Yun, malalaman for me kasi yun, si the one, kapag kaya-kaya na niya ako tanggapin. And right now, there's no other people na katulad mo. And that I can say that you're the one. Anyways. Okay. Tips for long-lasting relationship and message para sa mga katulad namin hindi pa nahanap si the one. Yun talaga yung question, di ba? Hindi naman namin sa ngayon, hindi pa namin masasabi ng sobrang tagal na namin. Kasi wala pa naman kami sa taon. Pero sa mga nangyari kasi, sa mga experiences, ganyan, masasabi naman namin na medyo-medyo, ano mo yun, may mga napagdaanan na rin talaga kami na nagpasan, ganyan, mga kinaya, and all, nang magkasama kami. So, yeah, tips for long-lasting relationship, pinakauna talaga siguro is tiwala. Pangalawa, communication. Sorry? Tiwala. Ubusan mo ng sagot? Communication. Sunod? Trust, tapos, ano, usap. Trust, tapos usap. Okay, so ulit, appreciate. So, ayun. Yun yung sagot niya. Tiwala, tapos communication. Sa akin naman, for long-lasting relationship. Kasi, hindi yan parating ups. Siguro, sa mga unang buwan nyo, lagi kayong simushi-mushi, diba? Simushi-mushi. Which is really normal naman. And super, super masarap sa feeling na pagdaanan, diba? Kasi yun yung mga parang high school. Oo, yun yun eh. High school days in a high school life. Pero I'm not saying na hanggang ngayon, nawawala na yung kilig ko. Siyempre, dito pa rin yung pagtitingnan ako ng girlfriend ko na pero yung kinikilig pa rin ako. Pero kasi, para mag-last yung relationship nyo, para sa mga long-lasting relationship, ano yan eh? Yan, again, it's not always perfect. There will always be up and down. Ang kailangan mo lang, you just have to, like, have someone to be there na sasamahan ka through the struggles. Yun lang yun eh. Commitment. Yung sasamahan mo ba siya sa hirap at ginhawa. Yun lang yun. Pagtanggap ka niya kahit sa pinakamababa mo. Yung tipong laging sinasabi sa girlfriend ko, kahit talikuran ka ng buong mundo, andito ako, nagtitiwala sa'yo. Kasi yung one na yan, yung isang tao na nagpupush sa'yo, yan yung ano eh, yan yung tiwala na magbibigay sa'yo ng pagpapatuloy sa buhay. And ayun, sa mga hindi pa nahahanap si the one, don't rush. Huwag yung hanapin. Huwag yung hanapin. Kasi ako yung time na dumating naman si Gerard, di ba? Yung time na ayoko na talaga. Second to the last question. Ano po yung isang bagay na blessed kayo? I love you po ate and kuya. Stay strong lang po kayo from Cassandra Jane. So ako isang bagay na blessed ako. Siyempre dumating siya sa buhay ko. Isang bagay talaga na bless ako kasi nakahanap ako ng katapat ko. Alam niyo naman yan, sinabi ko yan, simulat siya ko sa kanya na para akong nakahanap ng katapat ko kasi para akong, alam mo yan, yun nga, merong nagre-real talk sa akin, merong bang nakakatama ng mali ko, may nakaka-hit ng soft spot ko. Ayan. Kasi kung kasi ko kilala niya talaga ako, parang ano ako, strong, ganyan. Pero, siya kasi alam niya yung tamang words para hindi ako masaktan. Pero at the same time, natututo ako. Yun. Ikaw. About, siguro, sa relationship naman niya talaga ngayon, di ba? Siguro isang bagay na sobrang blessed ako right now is, meron na akong taong nag-aalaga sa akin. Usually, ako lagi yung nag-aalaga, even sa friends ko, yung caring, loving, mapag-alaga talaga. And ngayon lang ako naka-experience na ako yung binibaby, ako yung inaalagaan, ako yung kinakamusta. Sobrang sarap pala sa feeling kapag meron kang taong nasasandalan mo. Usually kasi yung mami ko lang natatakbuhan ko niyan, my friends. Anyways, yun, masaya ako sa girlfriend ko kasi dyan siya parati. Last question!
from Christina Zari to most unforgettable moment you po. For me, ngayon, yung ano, yung sinipes kita. Hindi, yung ano, yung sumigaw ako sa gitna ng daan ng I love you. Ewan ko, para sa akin, napaka-unforgettable. Most unforgettable sumigaw moment ako, sa akin. Sumigaw ako na, I love you! Yeah. Insert clip. I love you! Most unforgettable moment ko natin para sa akin, oh. Yung nandun tayo sa labas ng bahay ni Kuya Paul. Ah. The Valentine's Day. Tapos nadulas kasi siya sa nanay niya nung oh. No, may ka-date siya, tapos pinakilala niya ako. Sobrang... Hindi kasi ako nagpapaalala na mabaya sa mga. Ang ganda ng timing kasi nun, kasi ang perfect ng moon, tapos nakatutok sa amin, tapos nag-uusap kami. Tapos, kiss niya sa forehead. Tapos, ako nun, parang medyo nag-aalangan ako kasi dun ako, ganun way ako nakilala, hindi man lang personal, ganyan. Pero, everything went fine. So, that's it for today's video. Don't forget to give this video a thumbs up. Leave a comment below. Don't forget to be kind.